Magandang umaga po. Magsitayo po tayong lahat at ating dasalin ang litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagkapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkalalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo nangangamba at namabalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa inyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan, at ang mga takot na kinaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutin mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapo ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyong lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng mga ng anak, Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Birhen ng Lourdes, kami ipanalangin, O Inang Marikit, pinto ng langit, kay Jesus kami ihalik. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon ang mahal na Birheng Maria ng Lourdes, Francia. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, ng itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pintan ng live streaming, through Facebook, live YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Isama rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa mga biktima ng lindol sa Turkiya at ang kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ng Henesis, ang tao ay pinalabas sa halamanan ng Harden ng Eden dahil sa kanilang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Sa ating mabuting balita ni San Marcos, tayo ay pinahalagahan ng ating Panginoon na siya ay may Panginoon na nagdala ng kabutihan. Kaya siya ay nagpakain sa mga nagugutom at naging mabuting pastol para sa lahat. Tayo'y tinatawag din na kumakalinga sa ating mga kapwa-tao. Ngunit sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahina. Ngayong gunigrita ang kalsinisang ina ng Diyos at kaming inalangin niya'y makabango nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Ilohog namin ito sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit
kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo namang ginawa iyon? Tanong na yung Diyos sa babae. Mangyari po'y nilin lang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakon niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman ito ang salaysay, sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagduluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mo lagi habang nabubuhay. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang, nang iyong kainin yung bungang bawal. Sa nangyaring ito, ang lupang tanim ay aking susumpain magpakailanman. Ang lupang ito para paganihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin, alaman sa gubat ang iyong kakanin. Upang paganihan ng iyong bukurin, magpapakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang salabok tuwang ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ay tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y binigyan ng Panginoon ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sinabi ng Panginoon, katulad na natin ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay at baka hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ang lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga sila ng Diyos at sa dakong silangan sa halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon, at kailanman. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon, at kailanman. Wala pa mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon, at kailanman. Iyong takong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay magbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon para bang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang isap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao ay pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gamay nilalantat bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin may kilamang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong.
Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang maalagad at sinabi sa kanila, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauwiin ko ng gutom, maihilo sila sa daan, galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "Pito po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay. Nagpasalamat sa Diyos. Pinagpirapiraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayun nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon ding silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pirapirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayao ni Jesus sa mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mahalagad, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang tao ay nangangailangan ng mabuhay. Upang siya'y mabuhay, kailangan niya ang pagkain. Pero ang tao, upang makakain, kailangan niyang magpapagal, kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang maghirap, sapagkat pinalayas ang tao sa Eden o sa halamanan ng kagalakan ng Diyos. Dahil sa pagsuway ni Adan at ni Eva, dahil sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, nagkaroon na ng paghihirap upang mamuhay ang tao, na sinasabi pa
sa ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis Kapitulo 3, Versikulo 9 hanggang 24 na kailangan na maghihirap ang tao. Ang babae, ayon pa sa Versikulo 16, Kapitulo 3, Ebanghelyo ng Genesis, ay maghihirap sa panganganak. At upang sila ay mabuhay, kailangan na magpawis. At ang babae, ginawa nga na ina ng lahat ng mga may buhay. Tinawag siya na Eva. Mula po sa versyon ng Hebreo, Aba ay lalaki na ama, Eva ay babae o ina. Kaya sa pasimula pa, ang tao ay pinaalalahanan sa Salmo 89 na tayo'y babalik sa alikabok. Kaya ang tunay na tunguhin natin sa buhay ay papunta sa Diyos, sapagkat ayon pa sa versikulo 1 sa Salmo 89, ang ating Panginoong Diyos, Siya ang ating tahanan. Siya ang magkukop sa atin. Pero dahil ang tao ay nangangailangan ng kalinga, ng kandili ng Diyos, nagkatawang tao ang salita ng Diyos at iyon ang ating poong Hesus Nazareno. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Marcos Kapitulo 8, Versikulo 1 hanggang 10, ang ating Panginoon at ang kanyang mga 12 na alagad ay nagpunta sa isang ilang na puok. Ngunit sinundan sila na napakaraming tao. May 4,000 na katao na pumunta sa kanila at hindi na sila nakakain. Naubos na ang kanilang baon na pagkain. Sa versikulo 2 ngayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 8, mayroon pong salita na koinokon na Grigo na mahalaga po nating tingnan. Splagsnisti. Splagsnisti, ibig sabihin, parang nahabag, pero nagkirot, naantig na puso na punong-puno ng kirot. Para bang ito yung compassion, ang dama ng Panginoong Hesus sa pagkakita niya na napakaraming tao na gutom at litong-lito, walang mapupuntahan. Nangailangan sila ng tunay na pastol. At dahil dito, tinanong ng ating Panginoon ang mga apostol, ilan ba ang ating dala na tinapay? At sinabi nila 7. Noong pinaupo ng Panginoong Hesukristo ang lahat, siya ay nananalangin, pinagpirapiraso ang 7 tinapay. At ito'y kasama ang maliliit na isda, ito'y nakabusog sa 4,000 katao. At dahil kailangan ding tipunin ang mga nalabis, tinipon ang nalabis na kapuno ng 7 bakol. Na ibig sabihin dito, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Kung anuman ang kailangan natin, nakita na po niya ang tunay na pangailangan natin. Nakita na niya ano ang nasa loob natin. Yung mga tao na pumunta doon sa ilang na lugar, wala silang ibang hinahanap-hanap ang isang Mesiyas. At iyon ang ating Panginoong Hesus Nazareno.
Ang Mesiyas na siyang ipinadala ng Diyos, hindi lang na magligtas, magdala ng buhay na ganap at ikasya-siya. Magpahanggang ngayon, tayo rin ay nangangailangan ng ating Poong Hesus Nazareno. Hindi rin tayo pinabayaan niya. Siguro ang akala ng iba na bakit hanggang ngayon ang panalangin ko'y hindi narinig. O dili kaya hindi pa dumating ang biyayang dinudulog mo sa Panginoon. Siguro depende sa iyong puso. Kapag ka ang puso mo ay dalisay at ang hangarin mo ay malinis, ibibigay ng Diyos sapagkat narapat kang bigyan ng biyaya na kinakailangan mo. Ngunit ang Panginoon ay nagbibigay sa kanyang paraan, sa kanyang panahon, at para sa ating kaligtasan. Huwag tayong maghinawa na manalangin lagi sa Panginoon. Nariyan lang siya. Mahal niya tayo. Hindi tayo magugutom. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sapagkat siya ay Diyos ng kabutihang loob. At siya ay tunay nagmahal sa atin. Kailangan lang natin buksan ang ating mga puso sa kanyang presensyang nagbibigay pag-ibig at presensyang nagbabago sa ating buhay. Sapagkat kung tayo ay nakiisa sa Diyos na may kabutihang loob, atin pong madama ang kanyang pag-ibig. Hindi tayo, ulitin ko po, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, Diyos ng hiwaga na sa tabi ka namin at nalaman mo kung ano ang wabagabag sa amin. Kaisa ni Maria ang ina na iyong anak at amin ding ina. Itutugon po natin, Panginoon, umasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo, katulad ng ginawa ni Maria. Lingnam ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pangunta namin sa mahal na Birhen Maria, ling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog sa ikinalugod mo kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay ang pasalamatan ngayong pinarangalan ang mahal na Birhen Maria ng Lords. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina na iyong anak noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga helis siyawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanahang kabanalan. Kahit sumagitan ng Espiritu ng banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at ininyin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa
at ni Usina, aming obispo at ng tanang kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling maupuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan may dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria ng Lords, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na pwede natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tiyari sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundo. Basbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas ng mga nakaraang taon, ay maaari niya pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kananloob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen Maria ng Lords at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ay pandaigdigang araw ng mga may sakit. Ngayon po magkaroon tayo ng panalangin para sa mga may sakit. Ang panalangin po natin ay para sa lahat ng mga kaibigan, mga bahagi ng ating tahanan o kapamilya, ang ating mga kakilala na mga may sakit. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas na makaramdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil
sa marami't mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lord at sa buong mundo. Taglay ang maalab na panampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil na sa pamintuho sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila ay makabalik sa paglingkod sa iyong anak na buhay at naghari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Tag-aliw ng nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Kalusugan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating banal na misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng banal ng itim na Nazareno, kayong mga naugnay sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa mga lahat ng mga langsawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating nahirapan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihang loob. Hindi tayo pababayaan niya dahil may dakilang pag-ibig siya sa atin. Ngunit kinakailangan din na ang ating mga puso ay may kabutihang loob sa ating kapwa upang siya'y ating mabigyan ng pagpahalaga at pagpupugay at pagkilala na Diyos ng ating buhay. Ngayon na po ang pumbasbas. Mangyari po lamang itaas bagay ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inaagos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kringan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan o layong katugunan at tanggapin ang kasagutan mga tang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito na may maalan ng pangakunan sa minyag na ikaw, ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Poong Hesus Nazareno. Viva la Virgen Maria! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús.
Jesus Nazareno, nilulwalhati